Hello guys, ngayong araw pag-aaralan natin kung paano mag-run ng Dart application gamit ang Visual Studio Code. So, ang una natin gagawin ay i-open lang po natin yung VS or Visual Studio Code kung ito ay na-install na. Pag hindi pa, install natin ang Visual Studio Code. Bago tayo makapag-run ng Dart application sa Visual Studio Code, siguruduhin nyo lang na na-add nyo yung Dart extension dito sa Visual Studio Code. So, tignan lang natin kung na-install na natin. Okay, so, search nyo lang yung Dart, tapos lalabas yung Dart Language Support. Okay, so sa akin, na-install ko na yung Dart extension or yung tinatawag na Dart Language Support para yung Visual Studio Code natin ay mabasa niya or maintindihan niya yung Dart codes. Okay? So, sa akin, okay, na-install ko na. So, nakalagay dito, disable or uninstall button na yung nakalagay dito. Sa inyo, pag hindi nyo pa na-install ito, ang nakalagay dito ay install button. So, pindutin lang ang install button para ma-i-add natin itong Dart application. Dart extension sa Visual Studio Code. Next, so paano mag-create ng bagong project sa Dart? So, gagawin nyo lang, punta lang kayo dito sa Manage button. And then, click nyo Command Palette. Tapos, i-type nyo Dart. And then, new project. Or, pwede kayong pumunta sa view, command palette, tapos i-type nyo Dart. Tapos, ang piliin nyo ay Dart new project. And then, hintayin lang natin mag-process. Pagkatapos, ang piliin nyo ay Simple Console Application. Pagkatapos, i-type nyo lang yung new project name nyo. So, for example, my first Dart application. Then, press Enter to confirm. Okay? So, mamimili kayo kung saan nyo isa-save yung project nyo. Sa akin, ilalagay ko siya sa documents, tapos nag-create ako ng folder na Flutter project. So, dito ko na lang din ilalagay yung project natin. So, hintayin nyo lang mag-process. So, iloload nyo lang yung ating mga resources na kailangan gamitin para mag-run yung Dart application natin. Okay guys, so, na-load na yung project. Okay, so, makikita natin, nandito yung ating project directory. So, under bin, dito yung source code ng Dart. So, kung makikita natin, mayroon po siyang main function. Okay, ito po ay static, hindi na natin kailangan palitan yan. At sa loob ng main function, meron po tayong print statement. So, ito yung statement na ginagamit para mag-display ng text sa console application natin. So, itry natin kung paano i-run ng ating first application. So, tignan natin kung ano yung magiging output. So, may dalawang paraan para i-run tong application. So, pwede ninyong pindutin yung button dito na Run without debugging or pwede kayong pumunta sa Run then Run without debugging or gumamit kayo ng Control plus F5 or F5. Sa mga susunod na video natin, i-explain natin kung ano ang pinagkaiba
ng start debugging sa run without debugging. So ngayon, ang gagamitin muna natin ay F5 or yung run without debugging. So pindutin lang po yung F5. Tapos yan, makikita nyo sa my under debug console, makikita natin yung magiging output niya, which is hello world. Ngayon, subukan natin palitan yung value ng ating print statement. So gawin natin my first Dart application. And then, i-try natin kung ano yung magiging output niya. So, just press F5 sa ating keyboard. Then, ito yung magiging output niya or makikita natin yung output niya sa my debug console. So, guys, so ganun po kung paano mag-run ng Dart application. So guys, ganun mag-create ng application at kung paano siya i-run. So thank you for watching. See you on our next topic.